Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Cha, ang inyong guro sa matematika. Handa na ba kayo sa ating aralin? Ihanda na ang inyong module, lapis at notebook. Tara, mag-aral tayo! Lesson 6, Problem Solving Involving Division. Sa katapusan ng araling ito, nararapat na iyong malutas ang mga suliranin sa paghahati-hati sa mga bilang na 2, 3, 4, 5, at 10 o iba pang operasyon kasama ang pera, gamit ang tamang strategiya at kagamitan sa paglutas ng suliranin. Tandaan mga bata, sa ating aralin, ang gagamitin nating operation ay division, pati na rin ang addition, subtraction, at multiplication. Kaya kailangan unawaing mabuti ang suliranin. Pag-aralan natin ang ating unang halimbawa. Ilang lapis ang mabibili mo sa 50 piso kung ang bawat isang lapis ay nagkakahalaga ng 10 piso? Ang tanong dito mga bata ay kung ilang lapis ang mabibili mo? Ang pera mo ay 50 piso o 50 pesos. At ang halaga ng bawat lapis ay 10 piso. Halina't pag-aralan natin kung paano natin masasagutan ang suliranin na ito. Narito ang mga hakbang. Una, ano ang tanong sa problem o sa suliranin? Ilan ang mabibili mong lapis? Ikalawa, ano-ano ang given numbers? Ang given numbers ang mga datos o impormasyon na ibinigay sa suliranin. Mayroon tayong 50 pesos o 50 piso at 10 pesos o 10 piso. Ang 50 piso ay pera mo at ang 10 piso ay halaga ng bawat lapis. Ngayon, anong operation ang gagamitin upang masagot ang tanong? Tandaan ninyo mga bata, mayroon kayong 50 piso at ang halaga ng bawat lapis ay 10 piso. Ibig sabihin, hahatiin nyo ang pera o halaga ng pera na mayroon kayo upang mabilang kung ilang lapis ang mabibili ninyo. Kapag tayo ay naghahati-hati, ang gagamitin nating operation ay division. Dahil mayroon na tayong mga datos at operation, makakasulat na kayo ng number sentence. Narito ang ating number sentence. 50 divided by 10 equals n. Tandaan ninyo mga bata, kapag tayo ay sumusulat ng number sentence o division sentence, ang ating dividend o ang unang bilang natin ay dapat malaki. Dahil siya ang bilang na hahatiin natin. Kaya si 50, siya yung nasa unahan kasi siya ang ating dividend. I-divide natin siya sa ating divisor na si 10. Ang ibig sabihin ng n ay bilang ng lapis o ito yung ating sagot. N muna ang isusulat ninyo dahil hindi pa natin ito nasusolve. Letter E, ano ang tamang sagot sa tanong? Ang sagot ay 5 lapis ang aking mabibili. Paano nakuha ni teacher ang 5 lapis? Narito ang aking solusyon. At tandaan ninyo mga bata, kapag sinusulat ninyo ang tamang sagot, kailangan ito ay kumpleto. Narito ang aking naging solusyon mga bata. Tandaan, una, magdi-divide muna tayo. Lalagay ng bahay, sa loob ang dividend, si 50, sa labas si divisor, si 10.
Si 5, i-divide natin kay 10. Hindi po pwede. Kaya yung buong 50 ang i-divide natin kay 10. Ilang 10 mayroon kay 50? Ang tamang sagot ay 5. Tandaan ninyo mga bata, 50 divided by 10 equals 5. Tapos na tayo mag-divide. Ang sunod naman ay multiply. Si 5, imumultiply natin kay 10. 5 times 10 equals 50. Pagkatapos natin mag-multiply, tayo naman ay mag-subtract o minus. Babawas natin si 50 kay 50. Lagyan ng minus sign at guhit. 50 minus 50 equals 0. Sunod ay bring down. Pero dahil nagamit na natin ang buong dividend natin na 50, wala na tayong i-bring down mga bata. Ibig sabihin, nakuha na natin ang tamang sagot. Kaya ang sagot ay 5. Ito ang ating quotient. Naintindihan niyo ba mga bata? Mahusay! Narito naman mga bata, ang ating ikalawang halimbawa. Intindihin ninyong mabuti at pag-aralan natin ang ating halimbawa. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Sa ating suliranin na ito, dalawa na ang operation na gagamitin natin. Kaya makinig kayong mabuti mga bata. Si Aling Jelay ay mayroong 750 piso o 750 pesos. Ipinamalengke niya ang 500 piso o 500 pesos. Pag-uwi ay ibinahagi niya ng pantay-pantay ang sukli bilang baon ng kanyang 5 anak. Ang ating tanong o suliranin, magkano ang baon ng bawat isa? Ngayon, isa-isahin muna natin mga bata upang mas lalo ninyong maunawaan. Si Aling Jelay ay mayroong 750 piso. Ito ang isa sa mga datos natin mga anak. 750 pesos. Ipinamalengke niya ang 500 pesos o 500 piso. Pangalawang datos. Ibig sabihin, ipinamalengke niya, mga anak, ibinayad niya na yon. Ibig sabihin, nabawasan na yung pera niya. Pag-uwi ay ibinahagi. Tandaan ninyo, ibinahagi. Pag nabasa ninyo ang salitang ibinahagi, ibig sabihin tayo ay gagamit ng division. Dahil iyon ay papangkatin niya. Ibinahagi niya ng pantay-pantay, division, ang sukli. Ayan mga anak, sukli, ibig sabihin, kapag may sukli, tayo ay nag-minus, subtraction. Bilang baon ng kanyang 5 anak. So, mayroon siyang 5 anak. Ngayon, ang ating suliranin, magkano ang baon ng bawat isa? Okay, natandaan niyo ba mga bata? Ayan ang mga impormasyon na kailangan natin upang sagutan ang suliranin. Unawain ang suliranin at sagutin ang mga sumusunod. Una, ano ang tanong sa problem? Ang tinatanong ay, magkano ang matatanggap ng bawat isang anak ni Aling Jelay? Yan ang dapat masolusyonan natin mga bata. Kaya makinig kayo ng mabuti upang masagutan natin ito ng tama. Letter B. Ano-anong ibinigay na impormasyon? Okay, isa-isahin natin. Mayroong 750 pesos o 750 piso, 500 piso o 500 pesos at 5 anak. Mayroon tayong 3 datos mga bata, 2 pera at bilang ng mga anak ni Aling Jelay. At ang word clue natin ay ibinahagi at sukli. Ibig sabihin ng ibinahagi, ang gagamitin natin ay division, at sa sukli naman ay subtraction. Para naman sa ating hidden question, ang tanong dito, magkano ang sukli sa 750 piso ni Aling Jelay?
Ibig sabihin ng mga anak, ito ang dapat nating unang sagutan bago natin i-divide o mahati yung natirang pera ni Aling Jelay. Itong hidden question mga anak, ibinigay lang ito, ipinapakita lang ito para mas maunawaan ninyo kung ano yung inyong gagawin. Wala naman itong tanong na to sa suliranin natin. Kailangan lang natin ito sagutan para yung magiging sukli, yun yung magiging gagamitin natin para masagutan yung ating suliranin. Okay? Ang operation to be used ay subtraction dahil nga hinahanap natin yung sukli at division dahil sa pagpapangkat. Okay? Pagbabahagi. Isulat ang number sentence. Dahil dalawang operation natin, ito ang magiging number sentence natin. Okay? Una po mga bata, 750 pesos minus 500 pesos divided by 5 equals n. Tandaan ninyo mga anak, dahil tatlo ang ating mga datos, ang ilalagay nyo sa loob ng parenthesis, yung magkapareho, yung magkasama. So, dahil may 750 pesos tayo at 500 pesos, sila yung pagsasamahin natin at ima-minus natin sila. Dahil, di ba, ang pera ni Aling Jelay ay 750 pesos. At namalengke siya, nabawasan ito ng 500 pesos. So, ano, magkano na lang yung naging sukli niya? Kaya minus ito mga anak. So, yung magiging sagot dito sa subtraction, i-divide natin kay 5 dahil hinati niya ito sa limang anak niya. Okay? Ayan. Ito yung solusyon mga anak. So, 750 pesos minus 500, ang sagot ay 250 pesos. Okay? Kayang-kaya nyo na yan mga anak, marunong naman na kayo sa subtraction. So, yung 750 pesos, ito yung halaga ng pera ni Aling Jelay. Tapos, yung ipinamalengke naman ni Aling Jelay ay 500 pesos. Ang naging sukli niya ay 250 pesos. Ayan, nasagot na yung hidden question natin mga anak na kung magkano yung sukli niya. So, ito yung kailangan natin mga anak, yung sukli na 250 pesos. Yung 250 pesos, ito ngayon yung i-divide natin kay 5. At ang naging sagot dito ay 50 pesos o 50 piso. Ipapakita ni teacher naman yung solusyon sa division. Ayan. Para sa ating solusyon mga anak, tandaan pag tayo ay nagdi-divide. Una, divide, pero gumawa muna ng bahay. Sa loob yung dividend, 250 yung naging sukli. Sa labas yung divisor, si 5. Ito yung bilang ng mga anak ni Aling Jelay. Divide. 2 divided by 5, hindi pwede mga anak ha. Si 2 hindi pwedeng i-divide kay 5. Kaya yung buong 25, ito yung i-divide nyo kay 5. So, 25 divided by 5 is 5. Okay? Tapos na tayo mag-divide. Next natin ay multiply. 5 times 5, 25. Okay, nakapag-multiply na. Next, subtract. Okay, lagyan ng minus sign. Tapos, quit mga anak. 25 minus 25, 0, 0. Okay, 5 minus 5, 0. 2 minus 2, 0. Okay, next step daw ay bring down. So, ang i-bring down natin mga anak ay si 0. Ayan, bin-bring down ko na si 0 mga anak ha. Ito po. Okay, ngayon, 0 divided by 5 is 0. Tandaan ninyo mga anak, kahit anong number na i-divide nyo kay 0, 0 ang sagot. Okay? So, 0 divided by 5 is 0. Kaya 0 yung ating nilagay dito sa taas ni 0. Nasa quotient natin 0, ha? Tandaan, kahit anong number na... kapag yung number, yung 0, dinivide mo sa kahit anong number, ang sagot ay 0. Okay? Kahit anong number... Kahit saan mo i-divide si 0, ang sagot ay 0. Okay? Tapos mga anak, next, repeat the steps. So, nag-divide tayo. Next, multiply. 0 times 5 is 0 din. So, kahit anong number na i-multiply kay 0, ang sagot ay 0. Subtract, lagyan ng minus sign. Go ahead. 0 minus 0 is 0. Okay? So, wala na tayong i-bring down mga anak. Kaya, tapos na. So, si 50, ito na ang ating quotient. Ito ang ating sagot. Okay? Kaya, ang tamang sagot na mga anak ay bawat isang anak ay mabibigyan ng 50 pesos o 50 piso. Kasi yun po yung naging sagot natin kay division. Naintindihan nyo po ba mga bata? Mahusay.
Okay, para sa pagyamanin mga bata, okay, gagawin ulit itong halimbawa ni teacher upang masalupan ninyong maintindihan ang ating aralin. Lutasin ang mga suliranin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang tinatanong sa suliranin? Ikalawa, ano-ano ang mga binigay na datos? Ikatlo, ano ang operation o operations na gagamitin? Kasi maaaring dalawang operations na gagamitin natin mga anak ha. Depende ito sa suliranin natin. Ika-apat, ano ang number sentence at ika-lima, isulat ang sagot. Okay, so halina at pag-aralan natin. Okay, sabayan ninyo ako magbasa mga bata. Bilang pasasalamat sa 15 kaarawan, ipamimigay ni Juvie ang 40 mansanas at 40 oranges sa mga batang lansangan. Kung bibigyan niya ang bawat isa ng 4 prutas, ilan lahat ang taong mabibigyan niya? Okay, so ito yung mga mahalagang impormasyon na kailangan natin mga bata. Una, itong tanong natin, ilan lahat ang tao mabibigyan niya? Yan yung magiging suliran natin. Pangalawa, yung mga datos natin, ayan, 40 mansanas, 40 oranges, tapos 4 prutas. Ayan yung mga datos natin. Itong 15, wala yan, panggulo lang yan mga anak ha, kasi ano yan, kaarawan niya. Okay, so ipamimigay, mga anak, ibig sabihin, division, di ba? Ipamimigay eh. Tapos yung at, ibig sabihin mga anak, anong gagawin natin dyan? Pagsasamahin natin yung dalawang yan. Addition tayo dyan. Okay? Halina't sagutan natin mga bata. Okay. Una, ano ang tinatanong na suliranin? Okay. Ilan lahat ang tao mabibigyan niya? So, yan ang problema natin. Yan ang dapat nating masagutan. Okay, letter B mga anak, ano ang mga ibinigay na datos? 40 mansanas at 40 oranges at 4 prutas. Okay, letter C, ano operation na gagamitin? Sabi ko nga sa inyo, pagkasamahin natin yung mansanas at orange, addition. Tapos, i-divide natin sa 4 prutas division. Okay, para mabilang natin kung ilan lahat yung nabigyan niya. Ano ang number sentence natin? Okay, ganito mga anak ha. 40 plus 40 kasi yung dalawang prutas, dalawang uri ng prutas. Yun yung pagsasamahin natin. Lagyan nyo ng parenthesis. Kasi yung ibig sabihin nyo, nasa loob ng parenthesis, yun yung uunahin yung isolve. Then, i-divide natin kay 4 equals n. Okay? Isulat ang sagot. Ang sagot natin, ang naging sagot ko mga anak, papakita ko sa inyo yung solusyon. 20 lahat ang taong mabibigyan niya. Okay, 20. Okay, narito ang solusyon natin, ha? Okay, ito yung number sentence natin. Pinakita ko ulit mga anak, ha? 40 plus 40 divided by 4 equals n. So, uunahin natin yung nasa loob ng parenthesis, addition, 40 plus 40 equals 80. Ayan mga anak. Sinold na ni teacher, ang sagot natin na 80. So, si 80, ito na yung ating magiging dividend. So, gawa tayong bahay, lagay natin sa loob si 80, i-divide natin kay 4, ito yung 4. Okay, mga anak, ito yung ating divisor. So, isa-isa muna, 8 divided by 4, pwede? Pwede po. 8 divided by 4, divide tayo mga anak, equals 2. Then, after mag-divide, multiply. Okay, yan, na-multiply nyo lang yan, 2 times 4. 2 times 4 equals 8. Lagyan ng minus sign, guhit, subtract. 8 minus 8 equals 0. Next step, bring down. Okay, bring down nyo lang yung next digit natin. Ang next digit natin ay 0. So, 0 mga anak, ayan. Repeat the step. Okay, ulitin nyo lang mga anak, i-divide nyo. So, 0 divided by 4 equals 0. Sinabi ko na yan sa inyo mga anak, di ba? 0 yung sagot natin. Okay. Then multiply. 0 times 4 is 0. Then subtract, lagyan ng minus sign, guhit, 0. So wala na tayong i-bring down, ito na yung quotient natin. Kaya ang naging sagot ko ay 20. Naintindihan nyo ba mga bata? Very good. Okay. Laging isa-isip o tandaan. Sa paglutas ng suliranin, nararapat na alamin ang mga sumusunod. Una, yung suliranin natin, yung problem. Tapos, yung ibinigay na datos, impormasyon. Gagamitan ng
operation na dapat gamitin at yung number sentence, pagkatapos ay ipakita ang solusyon at isulat na ang tamang sagot. Okay, naintindihan niyo po? Yan yung mga dapat ninyong tandaan, mga anak, ha? Okay, mga dapat sagutan, third quarter math, week 4, lesson 6. Tayahin A to E, pahina 15 ito, mga anak, ang total ay 5 points. Okay, unawain mabuti, basahin mabuti at unawain ang suliran yun para masagutan nyo ito ng tama. Okay? Ito ang ating tayahin, mga bata. Basahin nyo na lang, mga anak, ha? Basahin mabuti para makuha ang sagot. Galingan ninyo, mga bata. Good luck! Muli, ako si Teacher Cha, ang inyong guro sa matematika. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!